Kakapasok lang na balita mga kapatid at bibigyan natin agad-agad ng reaction video mula dito sa channel ni Banat News TV mga kapatid. Huwag na natin patagalin to, pero bago yan, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe lalong-lalo na kung bago ka pa lamang sa channel na to at syempre kay Banat News TV mga kapatid. So huwag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong inihintay na, panoorin na natin to, itong balitang to. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa social media. Tila na pahiya na naman ngayon ang mga dilawan at kakamping nang sabihin nilang hindi makakatungtong ng Amerika si President Bongbong Marcos dahil may pending pa itong mga kaso. Ano ito? Ano naman yung nagsasabi niya? Na nakarating si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika at ayon pa sa kanyang official Facebook post, tayo ay ligtas na nakarating sa Newark Liberty International Airport sa New Jersey kasama si Unang Ginang Lisa Marcos at mga membro ng ating Philippine delegation. Malugod tayong nagpapasalamat sa mainit na pagsalubong ni na Ambassador Jose Manuel G. Romualdez, Ambassador Antonio Manuel R. Lagdameo Sr., House Speaker Martin Romualdez at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Oh, may kasama ulit anak ha, baka maging issue na naman yan. Saka bakit ang daming mga nagsasabi na si Marcos hindi makakapunta ng Amerika dahil may pending na kaso? Bakit parang talagang lahat na lang na magiging kilos eh kinukontra at haharangan at haharangan eh, no? Ano bang nakukuha nila sa mga ganyang mga bagay? Pa-i-comment nga sa baba mga kapatid, pa-share nga ninyo kung ano sa tingin ninyo ang napapala nila o nakukuha nila kapag yung mga bagay na ginagawa ng ating gobyerno eh parang kukontrahin nila, no? Ano maihita nila doon eh, para naman sa Pilipinas 'yan, para sa buong Pilipinas. End quote. Samantala, hindi naman nakapagpigil ang sikat na abogado na si Attorney Nick Nangit. Yan katulad nito, nitong mga 'to, 'di ba? Ano ba naihita ninyo? 'Di ba? Hold Marcos Duterte accountable for. 'Di ba mga ganyan mga bagay, akala ba di na lang nila isang pasa hukuman kung talagang naniniwala silang may mga ganyan. Ano mapapala na pagrarally nila diyan? Sa tingin ba nila kapag nagrarally sila diyan eh bilang papainggan sila ng mga nasa kinauukulan, 'di ba? Dapat dumadaan sila sa proper ano no, proper way. My goodness. Nasupal pa rin ng mga pinklawan. Ayon pa sa kanya, yan ang totoong marami, hindi yung mga oto-oto nila Lola Loba Negra o mga kakampuet-kakampuet at kakamputa. Bakit hindi ninyo pa pinapadakip sa Amerikano si Pangulong hashtag Marcos hashtag BBM? O diva, sabi nyo, nasusok-syukot siyang pumunta dahil huhulihin at ikukulong ng mga amo yung kano. E bakit tameme ata kayo? Mga walay naman pala kayong yagpa at kepo. Dagdag pa niya, nakarating na sa Amerika sina Pangulong hashtag Marcos hashtag BBM, ang Unang Ginang hashtag Lisa Marcos Araneta at ang Philippine Delegation, kabilang ng anak nila at ang Deputy Speaker ng Kongreso na si hashtag Sandro Marcos. Kamusta kayo dyan, mga kakampuet-kakampuet at kakamputa na nagsasabing hindi siya makakarating at natatakot dahil daw may kaso siya. Di ba may mga nagsasabi noon, di makakarating kasi may ganyan-ganyan, di makakarating. Alam mo yun, parang yun yung ginawa nilang buhay. Nakakatulong, yung tipong kailangan, hindi pwede, sila nanalo, dapat ibagsak natin itong, hindi naman dapat ganun, di ba? Kailangan nakikipagkaisa, dapat ang isinaasaalang-alang ninyo, hindi yung mga nakaupo, kundi yung para sa karamihan, di ba? Yung para sa ating mga mamamayan. Ang problema kasi itong mga to, di mo alam, parang nababayaran din para gawin nila yung mga ganyan destabilisasyon eh, no? Siyempre, isipin na lang nila eh. Bahala kayo dyan. Basta kami bayad, ano kami. Diba? Ganun na iniisip nila eh. Imbis na suportahan na lang eh. Masyado kasi kayong nagpapaniwala sa lalubang negrang pakangkang at reyna ng salagubang. End quote. Samantala,
Nagbigay din naman ng kanyang komento ang isang Batikang broadcaster na si Mike Abe, kaugnay sa balitang ito. Paki, kayo naman dyan sa New York, anong oras nung alas 5 rito, anong oras dyan? Oh? Kasi magkaiba nga pala, hindi ako sure kung anong oras sa New York. Basta hapon sa kanila. Dito naman sa atin, alas 5 ng madaling araw, nung humarap si Pangulong Marcos sa mga Pilipino community dyan sa New York at New Jersey. Ano ha? Punong-puno ng tao, grabe talaga. Ang dami, ano ha? Ayun, talaga hong maraming mga natuwa. Okay, nandiyan na at salamat sa ating makapangyarihang ama. Iginabay ng ating Panginoon ang paggalakbay, travel ni Pangulong Marcos, ang pamilya at ang mga membro ng gabinete at iba pang kasama sa pagpunta po dyan sa New York City para nga po sa kanyang pagsasalita na gagawin sa Tuesday dyan po sa United Nations General Assembly. Yeah. UNGA. Tawag doon, United Nations General Assembly. Kaya UNGA. Ganun ba yan? Anyway, so alisin ko dito sa, ayun, yung pala eh. 5 a.m. kanina dito sa Pilipinas, alas 5 rin ng hapon naman. Ayan. 5 p.m. sa New York City, New Jersey, at 5 a.m. sa Pilipinas. Parehas, kaya nga lang ho talagang 12 hours. Isang araw ang pagitan. Ayun. Okay, so, kaya kanina pagising ko, yung kaagad ang narinig ko eh. Pagising ko, pagungan ko, ayun, tama-tama, nag-introduce pa lang ni Pangulong Marcos ang kanyang mga gabinete. 12 hours ang advantage, ang pagkaka... ang una ng Pilipinas. Ahead tayo ng 12 hours sa New York City, New Jersey. Ayan. Kasi sa ibang mga lugar sa Amerika, magkakaiba. May party ng Chicago ay alas 5 ng sa dito, alas 7, doon alas 6 ng gabi. O, diba? So ahead tayo ng 13 hours sa Chicago, parang gano'n nandating. Pero doon sa iba, iba'y mga lugar yan eh. Okay. Diba? Patunay na bilog ang mundo. May mga taga-Canada, nagpunta pa ng New York City para lang makita nila ang Pangulo. Pagkatapos yan, mga selfie-selfie pa. Ang dami palang kasama ng Pangulo. Hindi lang pala gabinete. Nakita doon sa video. Aba. Sabi ko nga, yung ba mga taong yun? Ano bang gagawin doon? Ano ba yun? Super alalay lang? Ayaw ko ng pangalanan. Ang daming kasama or sumama na parang hindi naman, parang wala akong nakikita kailang gagawin doon. Baka magsasyapin lang, sumama pa kayo. Anyway, pero ito yung ating topic nga po. Pangulong Marcos, nasa US na. After nga mahabang biyahe, isipin mo, umalis dito kahapon. Nang alas 9 ba? O basta umaga kahapon. Dumating alas 5 ng umaga kanina sa New York. Hapa. Anong kahawa? Ang biyahe, sabi ko naman sa inyo. 16 hours hanggang LA. Mga 14 o 15 to 16 hours hanggang LA. Kung bawa nag-stopover ng LA. Pero kung hindi naman, direct flight yan. Alam ko baka direct flight. Another 5 hours yun. Kaya umalis dito ng alas 9, more or less ng umaga kahapon, Sunday. Aba, dumating sa New York, alas 5 ng hapon ng Sunday. Sunday din. No, kasi Sunday dito, Sunday dito, katulad ngayon. Sunday ngayon sa Amerika, ngayon naman dito ay Lunes na. Ayun, ganong kahabang biyahe. Matindi, ano ha? O, ahead din tayo ng date, no? Kung Monday na rito sa kanila, Sunday pa. Monday 5 a.m. tapos sa kanila naman ay Sunday, mga ganon, no? Sunday ng 5 p.m. Pero hindi na pagod. Pagkatapos bumaba, nag-relax ng bahagya. Nagpunta na dun sa napakagandang lugar, punong-puno ng Pilipino, at naalis ang pagod. Sabi nga ng Pangulo kanina, naalis ang pagod namin sa malayong biyahe. Dahil nakita niyang nakangiti at tuwan-tuwa ang mga Pilipino community, mga overseas Filipino workers, or mga professional ng mga Pilipino sa New York at sa ibang parte ng Amerika at Canada nagpunta ron. Ayun. Kaya nagpasalamat ang Pangulo dahil alam niya ang mga W ay kabilang sa mga nagbigay ng suporta ng nakaraang eleksyon. At yun isang nadinig ko kanina, pinakinggan ko talaga sinasabi niya ang kanyang pasasalamat doon sa milyong Pilipino sa abroad, especially dyan sa Amerika, doon sa billion dollars remittance. Napakalaki po ng remittance ng mga Pilipino na nasa abroad talaga ho na tumutulong sa ekonomiya. Hindi man natin ginusto na maging OFW or magtrabaho at maglingkod ang Pilipino sa abroad ang masulok ng mundo. Pero napakalaki naman po ng tulong nila sa ekonomiya. Kaya kahit nga anong pagsubok sa mundo tungkol sa ekonomiya, hindi ho tayo gaano apektado kasi meron tayong billion dollars remittance. Maabot na yan ng 35 billion. Hindi ako kakamali, 35 billion dollars every year. Remittance ng mga Pilipino. Wow, salamat pa sa inyo. Grace Lassie, thank you. Thank you very much. So, mabuhay. Yun po yung diniin ng Pangulo. Pagpapasalamat sa nakaraang eleksyon at suporta sa kanya. Pagpapasalamat sa patuloy na malaking tulong sa ekonomiya. At hindi lang ho sa New York yan. Sa buong mundo na nakikinig, nanonood, kayo po ay kasama dyan sa billion dollars remittance na nakakatulong ng malaki sa ekonomiya ng bansa. Ayun. So, gabi na ngayon. So, alas 7 na ng gabi. Dinner na. Ngayon dyan sa New York kung saan nandiyan na nga po ang ating Pangulo at mga member ng gabinete at iba pa na kasama sa atin. Okay, so yan lang po kayo. At bukas yan,
eh tuloy-tuloy na. Mapapahinga lang ngayong gabi doon. Tapos mambukas, tuloy-tuloy na po yung mga importanteng mga meeting, bilateral meeting at iba pa. Lalo na nga po yung, alam nyo kung hindi ako kakamali, parang matagal na, ilang dekada na yata, ilang taon na yata yung walang presidente ng Pilipinas na punta ng General Assembly o nabigyan ng pagkakataong magsalita dyan po sa United Nations General Assembly. Napakaswerte dahil ang Pangulong Marcos inimbitahan at pinapunta ron para talaga magsalita. Ano ba? At napakaraming mga head of state nga po ang manunood, makikinig sa kanya. Magkakamali, magkasunod pa sila magsasalita ni President Joe Biden ng Estados Unidos. Ibang klase ah. Magandang-maganda po ito. Ako, naramdam din natin na magiging positibo sa ekonomiya, seguridad, relasyon ng Pilipinas sa international community. Kasi pag United Nations ang iyong nirespeto, pinuntahan, kinaibigan, abay lahat ng member dyan, 200 more or less 200 countries ang member dyan. So kung di mo makuha lahat yun, malaking porsyento ron ay maniniwala, tutulong, susuporta sa mga plano ng administrasyon. Sinabi po ni Pangulong Marcos na kanyang ilalatag, ihahayag sa United Nations General Assembly ang kalagayan ng bansa, seguridad, ekonomiya at kung ano pang kailangan natin. Pati na yung climate change, rule of law at marami pang iba. Maganda po yan para madinig, mapanood ng buong mundo ang tunay na kalagayan at malayo sa ginagawang paninira ng mga political opposition o ng ibang sektor na ayaw tumigil ng paninira sa gobyerno. Tama no, kasi kung ang pakikinggan lagi ng ibang bansa, eh kung yung mga sinasabi lang na mga nagdi-destabilization, di ba? At saka yung mga sinasabi lang ng mga media, eh magkakagulo-gulo talaga isip nila. Dapat unang-una nilang pakikinggan yung president, di ba? Yun ang magre-report sa kanila kung ano yung nangyayari dito at kung ano yung katotohanan nangyayari dito. Hindi yung mga naninira lang. Kasi syempre, pag ang pakikinggan mo yung naninira lang, malamang masisira talaga. So, mas papaniwalaan ang international community, hindi lang po ng mga Pilipino sa abroad, ang tunay na kalagayan ng bansa kapag nagsalita na ang ating Pangulo dyan po sa United Nations General Assembly. At yun ang nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. Pahiya sila eh. Yung mga nagsasabi na hindi makakapunta yan dyan, nguliin yan dahil may kaso pa yan. Diba mga ganun-ganun mga bagay, ano ngayon? Bakit naman kasi ganyan ang mga pinaggagagawa ninyo? Diba hindi ba kayo nagiging masaya? Hindi malungkot ba mga buhay ninyo? Ganyan na ang ginagawa ninyo? O yan ang nagpapasaya talaga sa inyo, mga tol, no? Bakit kaya sila ganyan, no? Ano ang masasabi ninyo dito sa video na ating napanood, mga kapatid? Comment down below at syempre, babasahin natin yan sa susunod nating video. So bago tayo magtapos, syempre, babatiin natin at pasasalamatan ang ating mga kaibigan na nag-comment nung lakaraang video natin kagabi. Yung about kay Pacman bankarote na, may question mark mga kapatid, ibig sabihin hindi ko sinasabing bankrupt na siya. Maya nga may question mark doon sa title pero nababasa ko sa mga comment, lumalabas na talaga mga Pilipino napakahina sa reading comprehension, 'di ba? At sinasabing yung iba nagsasabing bakit mo nasabing bankrupt na? Eh, maya-maya. hindi natin sinasabing bankrupt na, no? Kaya nga may question mark kasi binigyan natin ng reaction video yung sinabi ni Chabit Singson. Alright? Mga reading comprehension ninyo, mga kapatid. So, shout out kay Kobe81. Lahat ng meron tayo dito sa mundo ay hiram sa Diyos. Kahit anumang oras, pwede niya babawiin. Tama naman mga kapatid, no? Lahat ng mga bagay na meron tayo ay hiram lang. Okay, Maria Filipinas, Mocher, peace, love, and unity mga Pilipino that God will Jesus coming soon. Shoutout din kay Rueles Guerra. Dun ako hindi naniniwala. Tama ka na asset and liabilities ang dami business in Sir Money. Hanggat wala pa fact of document at documents at bankrote na talaga, eh dapat wag tayo maniwala sa mga Martes, lalo na sa nakaaway ni Sir Money, si Chavir Singson. Actually, hindi naman talaga eh. Diba sa sobrang dami ng yaman, hindi basta-basta ganun kadaling mauubos yun. Maliban na lang talaga kapag napabayaan. Pero syempre may mga financial advisor yan mga kapatid. Finance advice
na nasa paligid niya, 'di ba? Lahat naman ng mga mayayaman meron diyan nag-a-advise kung saan mo dapat i-invest yung pera mo. Saka hindi natin alam kung ano-ano mga investment. Pero sabi ko nga kahit anong klaseng investment pa, kapag hindi talaga naingatan ng kayamanan, mauubos at mauubos 'yan kasi hindi naman infinite 'yan eh. Diba, hindi naman infinite yan. Ang kinagandaan lang talaga kay Manny Pac, mga kapatid, ay tumutulong siya, nagbibigay siya sa mga nangangailangan. At alam nyo ba, kapag nagbibigay ka sa mga nangangailangan, is lalo kang binibless. So paano mauubos yan? Ang kayamanan ng nagbibigay sa iyo ay walang hangganan. Sino? Ang ating Panginoong Diyos, di ba? So yung title na bangkarote na is may question mark dahil yun ay nasa balita, okay? Mga reading comprehension. Sangoku 0002, pinagpalit niya kasi laban sa pagiging presidente, nasira na tuloy dangal niya ngayon. Natalo pa siya kay Ugas, na kung tutuusin pwedeng ipagpaliban muna laban niya kay Ugas. Sino Ugas? Ah, Ugas. Dahil halos kulang na sa 10 days ang training niya, tapos tinuloy niya pa rin dahil nga naman sa pera na makukuha niya sa laban. Kahit matalo pa siya, naghangad agad ng napakataas, pwede naman siya tumakbo. Kung sana pinalipas niya muna ang dalawa, BBM at Sara, pati si Duterte na dating pangulo, kung ano-ano sinasabi niya. Akala niya siguro porket nagbigay siya tulong na pera sa tao, iboboto na siya. Yun nga lang, di bobo ang tao. Siya, sayang lang talaga pag retiro niya sa boxing, natalo pa siya. Kung kay Turman sana nagretiro na siya, di sana magbabago pa. Pagka-idolo ko sa kanya, biglang laki kasi ng ulo ng taong to. Yun ang sabi ni Sangoku 0002. Well, decision ni Manny Pac yun, mga kapatid, no? Kung sa tingin niya meron talaga siyang maitutulong, ba? Bakit hindi? Orlando Carlet, yan. Ay naku, wala siyang masisi. Ano kaya ang masasabi ng mga taong binigyan niya? Siya, sayang ang pagkakataon. Yan. Shoutout din kay Francis Perry David at kay Oscar Reyel. Yan. Shoutout din kay Redzel 18, The Ghost Freak. Support, Boss Shobaldi. Alright, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsuporta, at sana nagustuhan ninyo itong video reaction natin for today. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.